What's up, mga ka-TV? Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ulit tayo upang mag-share sa inyo kung paano po ang ating telephone unit ng PLDT ay papalitan sapagkat ako po ay tumawag sa PLDT Hotline 171 upang i-complain yung aming telephone set na maingay. So, para po may nagpiprito o maingay po. So, pag nakaangat po yung handset, maingay. So, pagtawag ko po sa 171, kausap ko yung kanilang customer care at okay naman. At sabi, may pupunta, binigyan ako ng reference number at pupunta na raw yung kanilang technician. So, normally nga, sinasabi lagi yung 3 to 6 days, working days. So, kung wala namang problema masyado, kinabukasan lang, nandito na agad yung technician. So, sa madalit salita po, dumating po yung technician, tumawag muna pala sa akin, saan daw ang bahay, lahat, at anong problema, sabi ko, maingay yung telepono, kausap ko siya sa landline, at sabi niya, maingay nga. So, sabi niya, sir, saan ho ba yung bahay ninyo, at para ma-check natin, mapalitan. So, sinabi ko yung lugar namin at sabi ko sa kanya na medyo baha dito dahil high tide. So, para hindi na siya pumasok at magbota pa o ano. So, ako na lang ang pumunta sa labas. So, nagkita na lang kami sa may labasan at daladala ko yung sirang unit at siya naman dala niya ito, itong bagong unit na to. So, sabi ko ako na lang magpapalit. So, yun po. So, ito na ho. At check natin kung paano ang pagpapalit po nito. No? So, naibigay na po natin yung luma na may diferensya, may sira. So, ito na ho. At check naman natin itong bago. So, tingnan po natin ha. At bubuksan na po natin yung unit nila na PLDT model L198. Yan po. Oh, naka-plastic pa talaga lahat. So, tanggalin natin muna ito. Kung ganyan, ito po yung tinatawag nilang sa PLDT po. Ito yung terminology nila. Ito po yung line cord. So, line cord po yan. At, oh, ito po ang handset naman. So, yung handset, tanggalin natin at yan ang ilalagay naman natin. So, babakas mo natin dyan. At ito yung kanyang pinaka-telephone set, yung pinaka-kabuuan ng telepono. Ano. So, una-una, kapit muna natin yung kanyang line cord. So, ito po, sasaksak natin itong line cord. Dito po, dito. Makikita nyo po yan. Ayan, dito. Ayan, para sa line cord po yan. Doon. So, pag nakapit na ho yan, lagyan lang natin dito. Yan. Doon. Oh. Tapos, sunod natin. Ito namang handset. So, ilagyan natin itong cord niya. So, dito po. Saksak natin. Yun. Doon. Saksak na. Tapos, kunin natin yung kabuuan ng telepono. Patong natin ganyan. Tapos, saksak naman natin ito dito naman, sa isa. Ayan, dito po. So, yun, nakasaksak na, no? Tapos, lagyan lang po natin ito na maayos. Ayan, para hindi po nakalaylaylaylay yung alambre. Yun, so, ayan, ayan na po ang ating telephone set na bago. So, subukan natin isaksak ngayon dito sa may modem niya. So, saksak po natin sa may modem. Yan. So, naisaksak na po natin. Tanggalin po na natin ito. Yan. Tingnan natin. Ito na po yung telepono. So, check natin kung meron na siyang dial tone.
level 2 na po tayo. So, ibig sabihin, okay no, ang unit na to, no, naikabit na po natin. So, baba natin at pwede na pong tumawag or matawagan. So, yun lamang po. At simpleng-simple na pagkabit natin. So, after nun, eh, naikabit na rin po natin siya dito. Sa modem na yan, yun sa likod. Yung kanyang line cord, yun po. So, after nun, eh, ngayon, pwede na uli yung ating telepono. So, magagamit na po natin yan at makakatawag na po tayo. So, yun lang po ang simpleng pagkakabit. So, kung meron po kayong sirang telepono at medyo mahirap ang daan papunta po sa inyo at nahihirapan yung technician, so pwede nyo na lang kunin, no? So, sabihin nyo, ako na lang magkakabit kayo. So, simpleng-simple lang naman po yan. So, isa na naman po na aking i-share sa inyo na sana kahit papano eh nakatulong po ito ng sa inyo ng malaki o kahit papano po eh magagamit ninyo kung maka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng trouble o problema sa inyong linya. So maraming salamat po at unang-una huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, David Roman TV. Thank you!